Everyone and welcome back sa ating channel. So keep safe everyone at kung saan mang bansa naroon kayo, ingat po kayo lagi. So it's been a long time guys na nakapag-enter ulit tayo and na-miss ko kayong lahat sobra. Before anything else na umpisahan natin ang video na to, ay nais ko lamang pong ipromote ang aking second channel, Miss Chan's May Second Channel guys. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe. Guys, shoutout nga pala sa aking mga subscribers na laging nagko-comment sa aking mga video. Hello kay Sis Maylin Sales, kay Jane Ko, kay Sis Mimi Mahilom, and kay Sir Edwin Luarca. Lagi ko nababasa ang iyong mga comment. Also guys, shoutout din pala sa aking mga pamangkin and please to support their vlogging channel. So they just started their channel guys and ilalagay ko dito yung kanilang channel. Then don't forget to subscribe. And also I will link down below on the description box. Please don't forget. So that's all guys and thank you so much for always watching and support my channel. So without further ado, let's start now. Sa ating nakaraang video ay naintampok natin ukol sa mga interpretasyon ng ating panaginip na may senyales na swerteng darating o magandang kapalaran sa lalong madaling panahon. Kaya kung hindi nyo pa po ito napanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay alamin naman po natin ukol sa iba't ibang posisyon na nakapagpapagana sa pakikipaglabing-labing. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Bored ka na ba sa pakikipaglabing-labing sa iyong kabiyak? Yung tipong nagsasawa ka na sa paulit-ulit na posisyon sa tuwing kayo ay naglabing-labing. Yung naka-steady lamang kayo sa isang posisyon dahil yun na ang nakasanayan ninyong dalawa. Kahit naman ang gana mo sa sex ay unti-unti nang nawawala. Pakiramdam mo ay ginagawa nyo na lang ang iyong sex activity bilang bahagi ng inyong pagsasama, obligasyon sa iyong asawa at hindi dahil sa gusto nyo talaga itong gawin with all your love and excitement. Kahit huwag kang malungkot dahil may paraan pa naman para bumalik ang gana mo sa pakikipaglabing-labing. Kung ang talagang feeling mo ay nauubos na ang iyong lakas dito. Hindi mo na kailangan pang mag-explore sa iba't ibang kapareha para lamang ganahan ka ulit. Kundi ang dapat niyong i-explore ay sa iba't ibang posisyon na pwede ninyong gawin. Dahil ang pagsubok sa iba't ibang pwesto ay isang maganda at epektibong pampagana sa pakikipaglabing-labing. Dahil sa tuwing ginagawa niyo ito na iba't ibang posisyon na inyong susubukan, ay sigurado na magiging exciting at puno ng thrill ang bawat gabi ng inyong pagniniit. So nasa inyo na po kung inyong papansinin o i-snapin na video na to. May basyanan o wala, ay kina po ang paahalang humuska. Kung kayo po ay may mga reaksyon, suggestion o nais na idagdag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. At sa aking mga subscribers, ay nais po na nating malaman kung ano ang sinasabi ng ating mga love horoscope kung siswertihin ka pa sa iyong pag-ibig bukas June 18, 2020. Para sa mga taong Aries, may tampuhang magaganap sa pagitan ninyo ng iyong karelasyon. Isang simpleng tampuhan lang ito, subalit parehong masisira nito ang buong maghapon mo, kaya't babalakin mo na lang na bumawi sa kinabukasan. Para naman sa mga taong Taurus, ay may magagandang bagay kang matutunan mula sa iyong kapareha. Ito ay may kinalaman sa kanyang pagiging artist. Kung noon ay hindi mo ito pansin, ngayon ay mangingislap ang mga mata mo dahil pwede mo rin pala itong pagkakakitaan.
Para naman sa mga taong Gemini, ay wala kang hilig sa pagnenegosyo. Pero ngayon, ay unti-unti ka nang mag-iinganyo na pasukin din ito dahil sa impluensya ng iyong karelasyon. Lika siyang business-minded at mahihila ka niya sa kanyang kagustuhan. At para naman sa mga taong Cancer, ikaw naman ang manunuyo ngayon para maiba naman. Nasanay ka kasi sa tuwing magkakagalit kayo o magkakatampuhan, ay palagi siya ang unang lumalapit sa iyo para ikaw ay suyuin. Kaya ngayon, ikaw na naman ang susubok. Para sa mga taong Leo, ay may mahalaga kayong pag-uusapan ng iyong mahal tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Gusto nyo na mabago ito at ito ang pag-iisipan nyo kung paano ang inyong mga gagawin pagpapago para maiba naman. At para naman sa mga taong Virgo, hindi mo man sinasadya ay masasabi mo sa isang kaibigan ang iyong sikreto ng paghanga sa iyong kaopisina. Makakaramdam ka ng kaba dahil ang kaibigan na magsasabihan mo ay hindi mo pinagkakatiwalaan. Kung ikaw naman ang taong Libra, ito na ang araw na sisikapin mong itigil na ang pag-iimbestiga sa iyong karelasyon. Makakaramdam ka na rin ng pagod dahil pakiramdam mo ay nagiging stalker ka na ng sarili mong kapareha dahil sa iyong mga pagtututa. At para naman sa mga taong Scorpio, ay hindi mo na kailanman mapapawalang bisa ang iyong kasal. Kahit na anong gawin mo ay mananatili kayong konektado sa isa't isa, kaya hindi pa rin matatapos ang mga problema ang hinaharap mo dahil sa kanya. Para naman sa mga taong Sagittarius, ay mawawalan ka ng gana sa iyong mahal dahil sa nakikita mong pagpapabaya niya sa kanyang sarili dahil lamang sa mga problema. Pati ang kanyang personal hygiene niya ay mapapabayaan niya na rin kaya't nang lalamig ka na. At sa mga taong Capricorn naman, ay ikakagulat mo ang magiging pagtatapat sa iyo ng iyong malapit na kaibigan tungkol sa tao na kanyang nagugustuhan. Mabibigla ka talaga dahil isa lamang pala kayo ng tao na nagugustuhan at hindi mo alam ngayon kung paano ito sasabihin sa kanya. Kaya't para sa mga taong Aquarius, ay maninibago ka sa mga ikikilos ng iyong asawa. Ang excitement mo sa kanyang pagpapalik ay mapapalitan ng mga katanungan na hindi niya masasagot sa iyo, kaya't magiging palaisipan ito sa iyo hanggang sa mga susunod na mga araw. At para naman sa mga taong Pisces, ay papabor ang araw na ito para sa inyong mag-asawa. Usang lalapit ang swerte niyo sa pananalapi, kaya naman pareho kayong magiging masaya. Ang buong maghapon at magdamag nyo ay magiging magaan. At nais ko pong i-welcome or i-shoutout ang ating mga bagong subscribers. So shoutout kay sa Neil Galiego 8, Janet Logs, kay Maynard Evangelista, My Pretty Jess Tupas, Bernadette Custudio, kay Jeline Benitez, Precious Stone, Horoscope at Kapalaran Channel, Shay Dolly, Discarte Pilipinas Channel, kay Apple Jones, Omar Tagle, Kin Chin Chen, Mary Ann Bautista, Jennifer Arshaga, Lorna Rin, Crystal Jade, Kajon YouTube Channel, Dominic Lopez, kay Bebo Channel, kay Griselda Pipil, kay Sela Botona, kay Richel Torca, Crystal Faith Lomotus Patago, Stoneheart TV Channel, Jamie Rizaba, Christy Tampos at kay Af Glorioso. So welcome po sa ating bagong miyembro dito sa ating channel at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at panonood sa aking channel dahil nasa 123,000 subscribers and counting na po tayo. And please don't forget to subscribe on my channel and hit that notification bell kung gusto niyong laging updated. At huwag niyo pong kalimutan na i-follow niyo rin po ako sa aking FB page, Miss JK Alcer Vlogs, nasa description box po sa baba ang link nito para may direct agad kayo sa aking FB page. At kung kayo naman po ay may mga personal na mga katanungan na nais ko pong masagot, ay i-PM niyo na lamang po ako. Bye everyone! See you on my next video. Bye!
guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!